Wondering ka ba kung magtatagal yung relasyon nyo ng partner mo ngayon? Gusto mo bang malaman kung yung partner mo ngayon yung makakasama mo sa mahabang panahon? If yes ang sagot mo, saktong-sakto tong video natin ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang 7 signs na magtatagal ang inyong relasyon. Ako nga pala si Gary Opimo, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider liking this video at pakihit na rin yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating i-upload na video. Kaya kung interesado ka malaman kung ano-ano yung pitong yan, tara, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Ang unang-una sa listahan para malaman mo kung magtatagal ang relasyon nyo ay kapag handa kayong maging open para sa isa't isa. Hindi ba kayo nagtatago ng nararamdaman o ng lihim sa isa't isa? Palagi bang open yung relasyon nyo sa mga talk o sa pag-uusap kapag kakailangan? If yes ang sagot mo, for sure kapatid, magtatagal ang inyong pagsasama. Dahil kapag ang isang relasyon ay handang pakinggan ng isa't isa kapag kinakailangan at handang maging open ang isa't isa kung kinakailangan, yan yung mga relasyon na naglalas. Imagine kasi kapatid, kung may mga bagay ka na gustong sabihin sa partner mo at natatakot ka na baka mag-away kayo, o yan yung pagsimula ng diskusyon sa relasyon nyo kaya tinatago mo na lang yan sa puso mo, eventually kapatid, kapag napuno ka, magbe-burst out ka sa kanya. Kaya what if yung relasyon nyo ay open from the very beginning, lalong-lalo na sa mga bagay na gustong ipahiwati o gustong sabihin ng bawat isa sa inyo? For sure, mas madali nyong malalaman yung mga ayaw at gusto ng isa't isa. Mas madali nyong madedetermine yung weakness at strength ng bawat isa. At in return, mas maiiwasan nyo yung madalas na diskusyon at pag-aaway sa inyong relasyon. Which in turn, magiging dahilan ng magiging matibay at matatag ng inyong pagsasama. Yan kapatid, ang isa sa mga epektibong senyales para malaman mo kung ang relasyon nyo ay magtatagal. Kapag handa ang bawat isa sa inyo, maging open sa isa't isa. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is, kapag madalas kayong nag-uusap, constant ba ang communication sa relasyon nyo? Madalas ba kayo nagte-text? O madalas kayo nag-uusap via video call kapag magkalayo kayo sa isa't isa? O kaya naman, kapag umuwi kayo sa bahay o nakikita kayo sa loob ng inyong tahanan, ay nag-uusap kayo ng personal? If yes ang sagot mo, for sure, isa ang relasyon nyo sa mga relasyon na magtatagal ng gusto. Alam nyo kasi guys, ang deep talk ang isa sa pinaka-importanting bagay na dapat meron tayo sa isang relasyon. Kahit gano'ng kasi katibay o katatag ang relasyon nyo, kung hindi naman kayo nag-uusap ng masinsinan, hindi kayo nagbibigayan ng ideya, nag-share ng moments, nag-share ng thoughts sa isa't isa, hindi kayo nag-heart to heart talk, gustuhin mo man o hindi, eventually masisira at masisira ang relasyon nyo. Kasi ang pag-uusap ng masinsinan sa mga bagay na gusto nyong magkaroon kayo ng clarity o pagkakaintindihan, yan yung isang bagay na malaki ang epekto sa relasyon nyo, especially sa'yo. Malaki ang epekto sa moral mo. Kaya naman, kung maayos ang komunikasyon sa inyong relasyon, kung madalas nyong nagagawa ang pag-iipag-usap sa isa't isa, for sure kapatid, pagsasamang meron kayo, ay magtatagal. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is, kapag naayos nyo agad ang gusot sa relasyon nyo. Usually kapatid, kapag nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa relasyon na meron tayo, mas nangingibabaw yung pride na nararamdaman natin. Kasi sa sobrang ayaw nating makitaan ng kahinaan, makitang mahina tayo sa harap ng partner natin, o kaya naman sa sobrang ayaw natin na mauna na humingi ng tawad kahit tayo yung may kasalanan sa partner natin, tinitiis natin yung isa't isa. Mas tumatagal yung hidwaan, mas tumatagal yung hindi pagpapansinan, mas tumatagal yung tiisan sa relasyon yung dalawa. Na eventually, nagiging cause, nagiging dahilan ng pagkasira ng inyong pagsasama. Kaya naman, kung isa ka sa may karelasyon ngayon, at kapag ka meron kayong alitan o gusot sa relasyon nyo, ay naaayos nyo agad. Sigurado ako kapatid na yung relasyon na meron kayo ngayon ay magtatagal. Okay? Proceed tayo sa ikaapat, which is, kapag mas naiintindihan nyo ang isa't isa. Hanggang ngayon pa, iniintindi nyo ang sitwasyon ng bawat isa. May mga pagkakataon ba na gusto mo nang gumive up sa relasyon nyo dahil hindi naman nakikita ng partner mo yung worth mo?
O kaya naman, hindi naman niya napapansin yung effort na ginagawa mo sa relasyon na meron kayo. Mga sakripisyo na ginagawa mo para maging maayos at mapagtibay pa ang relasyon mo. Kapag ganito ang nararamdaman mo, kapatid, sa relasyon na meron kayo, ang nawawala sa relasyon nyo ay empathy. Kapag kasi naiintindihan nyo ang isa't isa, na ilalagay nyo yung sarili nyo sa sapatos ng bawat isa, mas magkakaroon kayo ng deeper understanding sa bawat sitwasyon na kinakaharap mo. Mas naiintindihan mo yung nararamdaman niya sa ganitong sitwasyon, mas naiintindihan ka niya kapag ka siya naman yung nasa ganyang sitwasyon. Kasi kapag ka merong kayong pagkakaintindihan sa relasyon, mas nagiging maayos yung flow ng pagsasama niyo. Kaya naman, kapag ka ang relasyon na meron kayo ay may ganitong vibes, for sure kapatid, mas magtatagal ang inyong pagsasama, malayo man kayo o malapit sa isa't isa. Okay, proceed tayo sa ikalima, which is, kapag madalas kayong nagkukulitan, madalas ba kayong nagbabanding at nai-enjoy ang company ng bawat isa? Madalas ba kayong naghaharutan, nagkukulitan na parang mga bata? If yes ang sagot mo, kapatid, for sure, yung relasyon na meron ka ay magtatagal. Isa kasi sa nagpapagaan ng feeling ng isang tao sa loob ng isang relasyon ay yung mayroon siyang kapartner o kabanding sa mga bagay na nae-enjoy niyang gawin. Yung feeling na meron kang taong makakasamang maging masaya. Kapag alam ng bawat isa sa inyo kung paano papasayahin yung bawat isa at alam nyo kung kailan dapat damayan ng isa't isa kung kinakailangan, nagkakaroon kayo ng matibay na bond sa isa't isa na napakahirap sirain ninuman. Kaya naman, kung ang relasyon na meron kayo ay ganito ang nararamdaman mo, for sure kapatid, napabibilang ang relasyon nyo sa mga relasyon na talagang magtatagal. Okay? Proceed tayo sa ika-anim, which is, kapag tanggap mo ang partner mo ng buo, you are unique. Siyempre, kung unique ka, unique din yung partner mo. Kung may mga qualities ka na hindi kayang gayahin ng iba, for sure yung partner mo meron ding qualities na hindi magagaya ng iba. Kaya naman, kung alam mong unique ka, dapat alam mo na may uniqueness din yung partner mo na hindi mo dapat ikumpara sa iba. At bukod sa pagkakaroon nyo ng iba't ibang uniqueness, for sure, meron din kayong mga tinatagong flaws, imperfections kumbaga. Mga bagay na posibleng hindi nyo pinapakita sa isa't isa dahil natatakot kayo na mahusgahan ng bawat isa. Natatakot kayo na baka hindi niya magustuhan yung ganitong imperfections ko. Kung ikaw mismo may flaws na hindi mo matanggap sa sarili mo, syempre yung partner mo meron ding ganyang flaws, meron ding ganyang imperfection. Kaya naman, napakahalaga na meron kayong open communication at open din ang relasyon nyo na tanggapin ang flaws at imperfection ng bawat isa. Hindi ka perfecto. At syempre, hindi rin perfecto yung partner mo. Kaya naman, it's up to you na, kapatid, kung paano mo tatanggapin yung flaws and imperfections ng partner mo. Kaya naman, kapatid, kung yung partner mo ngayon ay tanggap yung flaws at imperfections mo at tanggap mo rin yung flaws at imperfections ng partner mo, for sure kapatid, yung relasyon na meron kayo ay magtatagal sa mahabang panahon. Okay, proceed tayo sa ikapito, which is kapag pinipili nyo palagi ang isa't isa. Kung iisipin natin nowadays, ang pinaka-common reason kung bakit nagkakaroon ng hidwaan at nagkakaroon ng hiwalayan sa isang relasyon ay yung kawalan ng oras sa isa't isa. Pawalan ng time yung partner mo sa'yo o nawawalan ka ng time sa partner mo. Oo, tama nga naman kayo. Maraming problema na dumarating sa buhay. Maraming struggles na kailangan lagpasan. Challenges na kailangan mong higitan. Kaya naman mga trabaho na kailangan mong tapusin on time na umuubos ng oras na dapat mong inilalaan sa taong dapat mong pinag-aalayan ng panahon at oras mo. Pero lagi mong tatandaan kapatid na kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat handa kang i-chop yung oras mo. Dapat handa kang i-manage yung oras mo. Dapat handa kang ibigay yung oras mo sa mas priority mong bagay. Dapat binibigyan mo ng tamang oras ang taong mahal dahil yon kapatid ang magpapatibay sa relasyon na meron kayo. Lagi mong piliin yung partner mo over anything na i-offer ng mundong ito sa'yo. Dahil kapag sinubukan mong i-priority yung ibang bagay over your partner, kapag naisipan mong piliin ng iba over your partner, for sure, yan yung isa sa magiging greatest
regrets mo sa buhay. Kaya naman, kung isa ka sa mga may karelasyon na palagi kang pinipili over anything, huwag na huwag mo na siyang pakakawalan dahil yan yung taong makakasama mo sa mahabang panahon. So yun lang, maraming salamat sa panunod. Quick shoutout muna tayo ha. Shoutout kay Miss Catherine Vergara na watching from KSLA. Ingat po kayo dyan palagi ma'am. Stay safe and strong po palagi. Regards po sa mga kasama nyo dyan ng OFW. Stay safe po kayo palagi dyan. At sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na in-upload ko, maraming salamat po sa palagi nyo panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga labots nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong na rin po ako sa kanila. At ikaw, yes, ikaw, kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider liking this video at pakihit mo na rin yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload natin. So yun na nga. Maraming salamat sa panonood. I will see you on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. God bless. Peace. Whenever your heart is broken.